Sa mga balitang mayroong pag-asa, convention nagdulot ng panibagong inspirasyon sa Adventist Elementary School teachers sa buong North Philippine Conference Territory. Nasa 300 mga Adventista nagtipon sa Stewardship Emphasis Fellowship sa Cavite Mission. Ang Bitakay Adventist Church ginawaran ng Platinum Stewardship Compliance Award ng Northern Luzon Mission. ASI Fellowship masayang dinaluhan ng Adventist businessmen sa lalawigan ng Pangasinan. 8 Amicus Chapters sa buong Palawan nagtipon at nakilahok sa Leadership Retreat. Pamamahagi ng mababasahin binigyang halaga sa Southwest Albay District Fellowship. Grupo ng mga mananampalatayang Adventista sa Barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna, formal nang inorganisa bilang company. Adventist Media Ministry Seminar isinagawa ng Upper Laguna District sa pangunguna ng Digital Evangelism Initiative Team. Mga Adventist sa South Occidental Mindoro 1 masayang nagtipon at nagpasalamat sa Diyos sa pagdaraos ng kanilang District Praise Program. Mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang kasagsagan ng pandemya, ay muling nagsama-sama ang mga Adventist elementary school teachers sa buong teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Ang konvensyon ay ginanap sa pangunguna ng Southern Asia Pacific Division at NPUC Education Department at nagbigay ng panibagong sigla at inspirasyon sa pagtuturo ng mga lingkod na guro. Ang masaya nilang pagsama-sama sa Caliraya, Lumban, Laguna, balitang hatid ni Alpha Chris Alteros. Sa unang pagkakataon matapos ang pandemya, muling nagkita-kita ang mga guro sa buong teritoryo ng North Philippine Union Conference sa kanilang isinagawang NPUC-wide Elementary Teachers Convention na may temang Teach Like Jesus, Think Through His Mind sa Caliraya Resort Club, Lumban, Laguna. Sa pangunguna at suporta ng mga leader mula sa Southern Asia Pacific Division at North Philippine Union Conference Education Department, pangunahing layunin ng kanilang naging pagtitipon ay upang magpatuloy ang mga guro sa ministeryo ni Kristo na magturo katulad niya at mag-isip ng kagaya niya para maipakita ang karakter ng Diyos sa paaralan at magkaroon ng pagkakaisa at mapatibay ang pananampalataya. The very objective of this convention is to make awareness to our teachers that we have a mission as a church, and that mission is to prepare our students for the kingdom of God. Sa pamamagitan ng mga mensaheng maririnig, maranasan ang laging fresh na karanasan sa Panginoon at maging malalim na nakaugat ang bawat gagawin ng mga guro sa misyon ng paaralan. The purpose of this convention that all teachers should be reminded of our role, and that is to teach like Jesus. Ang kumbensyon ay napuno ng mga fun and motivational activities tulad ng sessions, obstacles, at cultural program na nagdulot ng panibagong saya at inspirasyon sa mga guro at superintendents sa patuloy nilang pagiging bahagi sa education and teaching ministry. It's very difficult to teach like Jesus and think through His mind, but then I believe that we were chosen by God. Our duty must bring heavenly enlightenment, heavenly wisdom to our students, mentoring and coaching them by revealing the character of the Father. Kung magagawa po natin yan, we will be able to bring our students at the feet of Jesus Christ. Aming natutunan at kami ay na-remind na kami ay kamanggagawa ng Diyos, na ang aming profession ay ito ang the noblest and the highest, upang ihanda ang mga bata sa kanyang malapit ng pagbabalik. Purihin ang Diyos sa masaya at matagumpay na Teachers Convention na isinagawa. Isama natin sa ating panalangin ng ating mga paaralan ay patuloy na maging pagpapala, lalo na sa paghubog ng karakter ng mga bata at magampanan ng mga guro ang layuning Teach Like Jesus, Think Through His Mind.
Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today NPUC News. Nasa 300 mga bagong miyembro ng Seventh-day Adventist Church ang dumalo sa Stewardship Emphasis Fellowship na idinaos ng Cavite Mission sa 1,000 Missionary Movement Campus sa Silang Cavite. Layunin ng nasabing fellowship na ipaunawa sa mga bagong mananampalataya ang tunay na kahulugan at kahalagaan ng pagiging tapat at mabuting katiwala ng biyayang pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Si Samuel Puentes para sa Kabuuang Balita. Nasa 300 bagong miyembro ng Seventh-day Adventist Church ang nagtipon-tipon dito sa 1,000 Missionary Movement Campus para sa Cavite Mission Stewardship Emphasis and Fellowship. Ang pinakatatanging layunin po nito po, ay upang maunawaan ang ating mga bagong mga kapatid sa iglesia, no? Na ang stewardship ay hindi lamang yan tumutukoy sa pananalapi, kung hindi ang pinakapangunahing layunin po nito na ang isang kapatid ay magkaroon ng isang buhay na pananampalataya, buhay na relasyon sa ating Panginoon. Stewardship is the management of what really belongs to God. Atin ding nakapanayam si Pastor Jerry Estabillo, ang Stewardship Director ng North Philippine Union Conference, upang ibahagi sa atin kung ano ang mahalagang mensahe na nais iparating sa mga dumalong bagong miyembro ng iglesia. Napakaganda na ito'y mailagay natin sa ating mga puso't isip, ang prinsipyo ng pagiging katiwala na inilalagay ang Diyos sa una. Kaya I will go, put God first. Kaya akin din pong ipinaparating ang mensahe na huwag tayong matakot, ilagay ang Diyos sa una. Ito ay sinasabi natin sa mga kapatid na sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, Diyos ang una. Una siya sa pagninegosyo, ilagay natin siya una sa ating mga pakikipagrelasyon, una sa ating pagtatrabaho, una sa pag-abot ng ating karir, una sa pag-abot ng ating pangarap, una siya sa ating pag-aaral. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, dapat maging una ang Diyos. Akin pong nais na ipanawagan sa lahat ng ating mga kapatiran na ang ating mga bagong kaanib ay ating silang inurture, ating silang alagaan, turuan, lalo na sa mga pangamahalagang katuruan ng pagiging katiwala. Ating sa kanilang ipaalaala ang mahalagang pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamumuhay ng tapat na pagiging katiwala. Mula rito sa 1,000 Missionary Movement Campus, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Ginawaran ng Platinum Stewardship Compliant Award ng Northern Luzon Mission ang Ambitakay Seventh-day Adventist Church sa probinsya ng La Union bilang parangal sa kanilang pagiging tapat at mabuting katiwala. Iginawad ang nasabing award matapos sumailalim ang naturang simbahan sa isinagawang Stewardship Compliant Training ng Mission, ang balitang hatid ni Sam Hilbano. Tunay na mas dumadami pa ang mga kapatid na tapat na katiwala ng Panginoon sa Northern Luzon matapos formal ng gawaran ang Ambitakay Church ng isang Platinum Stewardship Award. Nitong 29 ng Oktubre, bunga na rin ng kanilang matugumpay na Stewardship Compliance Training. Natapos po ang amin pong church compliant dito po sa Ambitakay na nakita po namin ang development at na-mold po namin ang mga kapatid upang magkaroon ng isang karakter ng aming Panginoong Jesus. Giyaman kadima, nagsipot ta nakaawat kami iti Platinum. Muna-unay, giyaman kami iti Diyos nga iso ti nang pwede iti dito yung adal, wano sursuro. Ano agbalin nga dagiti anak niya po Diyos ko na matalik na gito. Ang nasaming parangal ay sumasalamin din na mas dumadami pa ang mga namumulat sa tunay na diwa ng stewardship. Kaya naman mas hinihikayat pa na ang lahat ay mag-iisa sa gawain ng Panginoon. Hinihikayat namin ang bawat isa na makisangkot sa gawain ng pagiging tapat na katiwala. At tayo po ay patuloy na magiging tapat hanggang darating ang ating Panginoon Diyos.
Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa. Sam Hilvano para sa Hope Day, NPUC News. Itinuturing na malaking biyaya ng mga Adventista ang mga programa at proyektong pangkabuhayan na isinusulong ng Adventist Layman Services and Industries o ASI. At sa Pangasinan-wide ASI Fellowship na idinaos sa Kabanbanan, manawag ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ang kanilang hatid dahil sa kaniyang pangunguna sa gawain ng ASI na nakakatulong sa pagtataguyod ng kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga nakahanay na proyekto, alamin sa ulat ni Mike Daniel Subala. Paglilingkod na hinubog ng pag-ibig, ang panukala sa isinagawang Pangasinan-wide ASI Fellowship na isinagawa dito sa Kabanbanan, Manawag, Pangasinan. Ang nasabing programa ay pinangunahan ng ASI Coordinator ng Northern Luzon Mission na si Pastor Eduardo Ongcal. Kanyang idiniin ang magandang adhikain ng nasabing programa sa pagtulong sa kapwa at pag-abot ng mga tao sa pamamagitan ng magandang balita. Ang ilan sa mga dumalo ay nagpatutuo sa pagpapala ng ASI. Ako ay nagpatayo ng farm ng mushroom at ngayon nakakatuwa dahil ito po ay nakakatulong sa kanila, nakapagbibigay ng hanap buhay sa kanila at natulungan ko pa sila para sila ay makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sa Panginoon po, nagpapasalamat din po kami kasi inano niya po kami na nandito kami. Kasi po kahit papaano po nakakatulong po itong trabaho na binigay niya sa akin para po may pangbaon po sa eskwela po yung mga anak ko. Upang mas lumawak pang impluensya, panukala ng ASI Pangasinan Chapter na makipagtulungan sa gobyerno. Sa ngayon, ito po yung aming mga product. At ang aming customer ngayon na bumibili dito ay si Congressman Divinicia. Nakapunta na rin siya dito at kami po in-interview. Ngayon, in the future, gusto niya kaming tulungan para makapasok kami sa TISDA at magkaroon ng training center dito. Inaasahang karagdagang mga proyekto at programa ang isasagawa ng nasabing organisasyon. Meron po kaming naging project and still going itong mushroom production na through this project ay naging center of influence para makatulong po sa ating mga kapatid magkaroon ng livelihood program. Lahat po ng chapter ay magkaroon ng ASI, hindi lang sa every chapter ng NLM, kundi bagkos maging district ay ma-organize ang ASI at may orient ang ating mga district pastor na suportahan ang ASI. Ito'y malaking katulungan, lalong higit sa gawain ng ating Panginoon. Ang Adventist Layman Services and Industries ay isang natatanging samahan ng maaktibo at masigasig na laiko ng Seventh-day Adventist Church na nasa larangan ng business. Layunin ng organisasyon ang pagdala ng ebanghelyo sa iba pang mga tao. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Nakisangkot at nakinabang ang 8 Amicus Chapter sa Palawan sa isinagawang leadership retreat sa pangunguna ng Palawan Amicus Association. Ang Amicus o Adventist Ministry to College and University Students ay isang venue ng paglilingkod ng mga Adventistang kabataan sa loob ng kanilang mga paaralan. Alamin kung paanong nakatulong ang nasabing leadership retreat sa kanilang campus ministries sa ulat ni Ejin De La Cruz. Mahigit 10 kabataan ang tumugon sa panawagan ng Panginoon na manguna sa paglilingkod sa loob ng iba't ibang universidad sa buong Palawan. 8 chapters ng Adventist Ministries to College and University Students o AMICUS ang nagtipon sa isang leadership retreat na may temang Take Heed of the Call. Ang AMICUS leadership retreat na ito na kung saan isinagawa at inorganize ng Palawan AMICUS Association ay isang activity na kung saan ay layuning ma-empower or tulungan yung mga kabataan ng mga AMICUS na leaders para sa kanilang gagawing mga ministry sa kanilang mga chapters, sa kanilang mga respective campuses. Ginanap ito sa Buwayan Rojas, Palawan, Tanaw ang Malawak na Bukirin. Ngunit batid ng mga leader na ito na mas malawak ang Bukirin kanilang paglilingkuran sa mga universidad na kanilang kinabibilangan.
para sa akin bilang isang leader ng Amicus, yung akin pong nakikita is malaki pong gawain talaga yung naghihintay sa loob ng amin pong campus. Tulad na nga lang po nung syempre ng mga napapag-usapan, ng mga napag-aralan simula sa simula. So sa loob ng campus syempre ay marami pong naghihintay na mga gawain. At yung mga kabataan po na wala pa sa loob ng organization ng Amicus na yan ay isa rin po sa mga gawain na dapat po naming mag-gather at maipon po sila. Bilang paghahanda sa iba't ibang gawain sa kanilang mga lugar, tumulong sa pangangaral at paggabay sina Pastor Eliezer Barrientos, ang Executive Secretary ng Palawan Mission, at Pastor Jonathan Curjal, ang Youth Director. Hindi maitatanggi na ang aktibidad na ito ay naging malaking tulong para sa pagpapalakas ng pananampalataya at paglilingkod ng mga estudyante, lalo't higit sa mga chapters na magsisimula pa lamang ng kanilang organisasyon. Tapos sa akin, malaking bagay po ito na makakatulong po sa San Vicente. Although na mag-start pa lang kami this week or next week na ano, yung mga learnings namin dito, i-adopt po namin dun sa San Vicente. Iba't ibang personalidad at pagsubok ang pinanggagalingan ng mga kabataang ito. Nagkatipon at nagsama-sama, hindi lang upang mag-enjoy, ngunit upang magpalakasan. Kasama na rin ang pagkuro-kuro ng mga ideya at strategiyang maaaring gawin sa kanilang mga paglilingkod. Ang aking panalangin na sana ay lagi tayong gagabayan ng ating Panginoon. Sapagkat alam ko na hindi madali ang mag-lead, pero kung ating isusurrender sa ating Panginoon yung ating sarili bilang kanyang tinawagan, tayo ay magtatagumpay. Mula rito sa Buwayan Rojas, Palawan, ako po si Ejen Zoy de la Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. I Will Go, One Book, One Soul, ang tema ng Southwest Albay District Fellowship na idinaos sa Barangay Basud, Polangi, Albay. Doon ay binigyang diin ng Southern Luzon Mission Publishing Ministries ang kahalagahan ng pamamahagi ng mga babasahin sa mga siyudad at bayan bilang misyon at paglilingkod ng mga bawat Adventistang miyembro. Si Christian Ed Bunggon para sa report. I Will Go, One Book, One Soul. Ito ang tema ng ginanap na District Fellowship ng Southwest Albay District sa Basud, Polangi, Albay na naglalayong ipalaganap ang salita at pag-ibig ng Diyos sa mga kabayanan sa pamamagitan ng mga aklat babasahin. Ang nasabing pagtitipon ay naging isang malaking pagpapala sa mga dumalo sapagkat nagkaroon ng malektura ukol sa kahalagahan ng mga aklat babasahin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pinasimulan ito ng lektura ni Brother Elsie Mapusaw, SLM Treasurer tungkol sa Mission to the Cities and Towns, at sinundan din naman ng mensahe ni Brother Gelson J.B. Ariate tungkol sa ministry through the printed pages. Sa Divine Worship ay nagbigay si Pastor Ramon G. Tugay, SLM Publishing Director, ng isang mahalagang mensahe ukol sa pakikisangkot ng mga kapatid sa pag-iebanghelyo. Siya rin ang nagpasinay ng mahalagang aktibidad sa paghahapon kung saan ang mga kapatid sa iglesia ay aktibo at masang nakisangkot sa pamimigay ng mga babasahin sa bahay ng Polangi sa kabila ng pagbugso-bugsong pagbuhos ng ulan. Hindi nga nagpatinag lalo ng mga kabataan, bagkus ay mas lalo nagkaroon ng motibasyon na ipalaganap ang salita at pag-ibig ng Diyos gamit ang mga aklat at babasahin. Ang pagtitipon ay tinapos ng isang commitment message ni Pastor Ramon G. Tugay na mas lalong nabigay lakas at motibasyon sa mga kapatirang dumalo sa fellowship na ito. Mula dito sa Southwest Albay District at may layunin makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Ako po si Christian Ed Roslyn Bunggo, nag-uulat para sa Hope Today and NPUC News. Formal nang inorganisa bilang company ang grupo ng mga Adventista sa Barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna. Mababalik ang nagsimula ang gawain at pangangaral sa naturang barangay noong 2008 at ngayong taon ay ganap na silang organized company sa pangunguna ng South Central Luzon Conference at suporta ng Metro San Pablo II District. Ang masayang kaganapang iyan tunghayan sa balita ni Gian Carla Galicia.
Papuri at pasasalamat sa Panginoon ang nais natin ibalik sa Kanya sapagkat sa makasaysayang araw ng Oktubre 22 ay ganap nang inorganisa ang pulutong ng mga Adventista sa Barangay San Lorenzo bilang isang company. Ang programa ay pinangunahan ni Pastor Jube Estrada, Executive Secretary ng SCLC, at ni Pastor Eric San Rigor, District Pastor ng MSPD2. Taong 2008, noong magpasimula ang malawakang pangangaral sa Barangay San Lorenzo, San Pablo City, Laguna, sa pamamagitan ni Pastor Neptali Manes at ng mga kapatira ng Lakeview Church. Nasundan ito ng ilan pang mga pangangaral sa pangungunan ng iba't ibang grupo ng mangangaral katulad ng Sherhin. Ang pulutong na ito ay unang pinangasiwaan ng Lakeview Church at sila ay napalipat sa pangangalaga ng Santa Isabel Church makalipas ng ilang mga taon. Sa kasalukuyan, sila ay pinangungunahan ni Roberto Flores Jr. kasama ng kanyang mga kasama. Sa una ay nung aming mapuntahan ang lugar na ito, ay nakita namin na ito ay sarado nung panahon yon. Hindi nag-ooperate ang simbahan. Kasama ko si Sister Celie Capiña, na kung saan ay kami nalungkot syempre. At kami ay nagdesisyon ni Sister Celie na pagsikapan na mapaglingkuran ang lugar na ito. Nararamdaman ko po ngayong na-organize na yung San Lorenzo E. Sobrang saya po dahil kahit na po madami pong pagsubok na dumaan, ito po na-organize pa rin po. Tapos patuloy pa rin po kaming dumadami. Patuloy pa rin po yung pag-grow po ng church namin. Yun lang po. Sa tulong ng Panginoon ay ang Panginoon ay nagpaunawa sa atin bilang leader ng atin pong iglesia na hikayatin at himukin ang mga kapatid na patuloy silang manalangin at higit sa lahat ay makisangkot sa mga care group ministry, sa mga Bible studies upang ang kanilang pananampalataya ay mas lalo pang lumago at uminit. Sa kabila ng masungit na panahon, maayos at matagumpay na naisagawa ang nasabing organisasyon ng San Lorenzo Company sa pangunguna ng SCLC at Santa Isabel Church bilang Mother Church kasama ng mga kapatiran sa distrito. Natapos ang programa sa pagtatalaga ng mga opisyales ng nasabing pulutong. Patuloy nating isama sa ating mga panalangin ang pangunguna at pamamatnubay ng ating mahal na Panginoon sa mga kapatid natin na ito. Mula rito sa San Pablo City, Laguna, ito si Gian Carla Galicia, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng Media Ministry Seminar ang mga Adventista sa Upper Laguna District. Ang nasabing seminar ay isinagawa bilang Sabbath afternoon program ng Nagkarlan Seventh-day Adventist Church at pinangunahan ng managers mula sa Digital Evangelism Initiative ng General Conference. Nagbabalita si Tracy Lynn Montesines. Nagkaroon ng Media Ministry Seminar ang mga kapatiran sa Upper Laguna District sa pagsasagawa ng Media Ministry. Natutunan ng mga kapatiran ng iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon gamit ang teknolohiya upang mapanood at mapakinggan ng mga taong patuloy na nagnanais na makarinig ng magandang pabalita. In Judges 13 and chapter 16. So if you guys start with me, with an angel's announcement. Lalo na pag nasa labas tayo, dapat ipaalam nyo talaga sa lupa may... Kasi dito na tinuturo yung how... Sa pangungunan ng mag-asawang sina Brother Ace at Sister Rowena Sintos at Jem Roy Fuentes, matagumpay na naitaos ang nasabing media ministry training sa distrito ng Upper Laguna. Media ministry training ay upang may katuwang po ang ating church, no, sa pagpalaganap ng mabuting salita ng Diyos. Kung ano man ang meron tayong content, no, na meron sa ating church, meron tayong maging katuwang ito para ipakita, no? Ipakita natin sa iba kung ano at sino po ang Seventh-day Adventist Church. Napakalaking impact yung media ministry sa panahon natin ngayon dahil ang lahat po ng halos po lahat ng mga sakatanguhan ay gumagamit na ng mga social media sites or social media networks.
So, ito po yung napapanahon na papasok po ang ating church ministry or church social media ministry. Ito po ay nakakapanghihayat na mas marami pang tao upang tumuma natin sila kung sa panahon ng mga depresyon, sa panahon ng mga kalungkutan, at sa panahon na gusto nilang makilala ang ating Diyos na andun sa langit. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Tracy Montesinas, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Nagsama-sama sa pagdaraos ng praise program ang Seventh-day Adventist Churches sa distrito ng South Occidental, Mindoroan. Ang maghapong programa ay puno ng papuri at pagsamba ay dinaos sa San Jose Adventist Church sa pangunguna ng mga miyembro mula sa simbahan ng Kaminawit ang kanilang pinagpala at masayang pagtitipon. Balitang hatid ni Jasly Sarabia. Nagsama-sama ang mga iglesia ng South Occidental Mindoroan sa isang district praise program na pinangunahan ng Kaminawit SDA Church. Ito ay ginanap sa San Jose Seventh-day Adventist Church. Ang programang ito ay ipinalangin at itinalaga sa Panginoon bilang pagpupuri at pasasalamat sa biyayang pinagkaloob sa mga kapatiran sa nakalipas na kalahating taon. Naging tagapagsalita nila rito ang lingkod ng Diyos na isang literature evangelist na si Brother Jill Aguilar. Ayon sa kanya, ang ganitong fellowship ay nagbubuklod sa bawat isa. Ang kahalagahan ng ganitong mga praise program sa mga kapatid ay mag-iiwan ng isang magandang beneficial effect because mapapagsigit sila sa pananampalataya. Ang ganitong fellowship ay siyang magbubuklod sa bawat isa sa atin, sa mga kapatiran. Nagkaroon din ng isang mass choir ang mga kabataan kung saan sila ay naghandog ng mga awiting papuri sa Panginoon. Kasabay nito ang pagbabahagi ng mga kapatiran kung paano naging tapat ang Diyos sa kanilang buhay at kung paano nila naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, starting from our mother church hanggang sa pinakahuling church sa ating district ay nagkaroon ng participation dito sa ating programa. At nakita namin na napakasaya ng bawat isa, lalong-lalo na ating mga kabataan kasi nagkaroon po kami ng pag-uusap na magkakaroon ng mass choir. So, natunghayan ng marami ang pagsasama nito ng mga kabataan, ang kasiyahan sa bawat isa, ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa ay naramdaman. So, itong araw na to ay naging pagpapala hindi lang sa mga taga-Kaminawit, kundi sa buong distrito. Naging isang mapagpalang araw po ang araw ng Sabat sa akin dahil muli po akong pinagkalooban ng isang napakagandang araw upang makapaglingkod ulit sa kanya at ibang klaseng oportunidad ang kanyang pinagkaloob sa akin. I was thankful for today dahil nagkaroon ako ng panibagong kaibigan na alam kong matutulungan ako in the future. Bilang pasasalamat sa mga natanggap na biyaya ng mga kapatiran sa distrito, nagkaroon sila ng special offering na siya namang gagamitin sa pagsasaayos ng bahay-sambahan ng Iglesia ng Kaminawit SDA Church. Layuning magatid na balitang mayroong pag-asa, Jasly Sarabia, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatin ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Abangan ang God First Stewardship Revival Week, special na pangungunahan ng inyong mga lingkod na Stewardship Director sa buong NPUC. Panoorin tuwing 7:30 ng gabi simula November 27 hanggang December 3 dito sa Hope Channel North Philippines Facebook page, GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45. Maging tapat at mabuting katiwala, panoorin ang God First. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen.
Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUCNews.